Welcome sa aking YouTube channel. So, wala nang paligoy-ligoy pa. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano nga ba kumita sa paggawa ng diamond painting. Mula sa una, sino ba ang order ng diamond painting? Ikaw ba? O yung buyer mo? Pangalawa, paano ang computations o pricing ng nagawa mong diamond painting and all? So, kung gusto nyo matutunan lahat yon, then just keep on watching. So, before ko i-share sa inyo kung paano yung computations o pricing ng mga nagawa kong diamond painting, gusto ko lang muna i-share sa inyo na hindi po talaga ako gumagawa ng diamond painting para ibenta sa iba. So, ginagawa ko lang siya kasi hobby ko, tapos para din sa YouTube channel ko. Kung i-check nyo yung YouTube channel ko, may mga playlist ako doon about sa mga nagawa ko ng diamond painting. Bago pa lang din ako sa pagda-diamond painting, and kakasimula ko lang ngayong July, pero may mga nagpapagawa na sa akin. Siguro kasi kakapromote ko na lang din siya ng mga nagawa ko. Kung sisipagan mo lang din ang pagpapromote, meron at meron din magpapagawa sa'yo. Pero syempre, just make sure na magko-comply pa rin kayo sa rules nung group na sasalihan nyo para syempre hindi kayo ma-report. Tapos papakita ko na lang din sa screen yung mga nagawa kong diamond painting simula sa una kong nagawa hanggang sa mga bago kong nagawa. Tapos, dito pa lang, may mga nagpapagawa na sa akin kasi sabi ko, hindi talaga ako nagagawa tapos nagpapabayad. Tapos hanggang medyo dumami na sila, so naisip ko, sayang din naman. So, gumagawa na rin ako ng diamond painting, bakit hindi ko siya ibenta sa iba? So, tatlo na yung advantage nun para sa akin. Libangan ko na siya, nagagamit ko siya sa YouTube channel ko, at the same time, kumikita ako. So, wag na natin patagalin. Let's start. So, simulan natin sa unang tanong. Sino ba dapat ang order ng diamond painting? Ikaw ba? O yung buyer mo? Para sa akin, mas komportable ako kung sila yung order ng design ng diamond painting. Tapos, isasend na lang nila sa akin kung saan yung address ko. Para sa end pa lang nila, bayad na yung item or items plus yung shipping fee. Ni-recommend ko talaga sa buyer ko na sila na yung umorder ng design sa end nila sa kung anumang store sila comfortable umorder. Tapos, if kaya nila, sila na rin yung magbayad sa end nila para kapag sinip sa'yo yung item at pagkatapos mo gawin, ang babayaran na lang sa'kin ng buyer ko o sa'yo ng buyer mo is yung labor mo na lang and other expenses like yung fair, framing and bubble wrapping. Unlike sa sila yung order sa end nila tapos isiship sa'yo tapos babayaran mo through COD. So kapag pagkatapos mo gawin yung diamond painting, mas malaki yung babayaran nila sa'yo at unlike sa end pa lang nila bayad na. So based on my experience kasi mas okay yun. Win-win situation siya actually para sa buyer at the same time sa gumagawa. Bakit? Kasi sa win-win situation siya sa end ng buyer kasi kapag binayaran nila sa end nila yung diamond painting, konti na lang yung babayaran nila pagkatapos mo gawin yung diamond painting unlike sa isang bagsakan. Mas mabigat yun. And win-win situation din naman siya para sa gumagawa kasi kapag in case mag-back out yung buyer mo or ayaw na nilang kunin, okay lang kasi at least bayad na yung diamond painting sa end pa lang nila. So kung hindi man nila bayaran yung labor mo and all, okay lang din kasi yung gawa mong diamond painting, pwede mo naman yung ibenta sa iba or ipang-display mo unlike sa binayaran mo siya through COD. Tapos pinpagod mo yung time na ininvest mo and all. Tapos biglang hindi kukunin ng buyer mo. So sayang lahat yun. So mas sinasuggest ko talaga o na-recommend ko na bayaran na nila sa end nila para mas okay siya. So kadalasan sa mga nagpapagawa, yung busy sa trabaho or yung wala na talaga silang time na gumawa ng diamond painting pero gusto nilang mag-display sa bahay ng ganun. Madalas na nire-request nila yung malakihang diamond painting, yung tipong 100 by 80 cm. Tapos yung mga design na nire-request nila kadalasan is yung mga landscape, abstract painting, peacock,
yung mga ganun. So, isipin mo kung nag-request sila sa'yo ng 100 by 80 centimeter, tapos ikaw muna yung nagpondo, tapos bigla silang nag-back out. So, isipin mo, ang tagal nun gawin yung 100 by 80 centimeter, aabutin ka nun siguro ng isang buwan o isang buwan kalahati, depende kung gano'ng kakabilis gumawa ng diamond painting. Pero kung kakilala mo naman yung nagpapagawa sa'yo or alam mo naman na talagang magbabayad sila, so go lang na pondohan mo. Pero kapag hindi mo sila kakilala, I suggest na wag. So sila muna yung pabilihin mo. Pero kung suki mo na sila, so go lang. Pangalawa, gaano nga ba katagal tapusin ang isang diamond painting? Ang sagot po doon, lagi po siyang nakadepende sa size ng ginagawa niyong diamond painting as well as sa time na nilalaan niyo doon. Pinakamaliit na diamond painting na nagawa ko ay 30 by 30 centimeter at natapos ko siya within 3 hours. Tapos sumunod noon, ginawa ko yung 40 by 30 centimeter, natapos ko siya ng buong isang araw. Inuorasan ko yung paggawa ko ng diamond painting para alam ko kung gaano katagal ko siya matapos, as well as para ma-make sure ko na mamimit ko yung deadline na sinabi ko doon sa potential buyer mo. Syempre, lalo na kung unang customer niyo yon, ayaw niyo naman na masira yung pangalan niyo, na pag sinabi niyo yung gito yung deadline, hindi niyo pala mamimit yung deadline. So just make sure lang na pag sinabi niyo to yung ganitong date niyo siya matatapos para hindi din sayang yung time ng buyer niyo kasi mag-aantay sila, aasa sila na makukuha nila yung diamond painting mo sa sinabi mong ganitong araw. Tapos, ito yung ginagawa ko ngayon, si Ace, 60 by 60 centimeter siya. Ace to ng One Piece, sinimulan ko siya parang 7 days ago ata, tapos deadline niya ngayong Friday. At maniniwala ba kayo na nabenta ko siya ng triple? Yes, nabenta ko po siya ng triple. So, kasama to dun sa video na ginawa ko nung nag-unbox ako ng tatlong diamond painting. Tatlong design yun ng anime. One Piece na marami sila dun. One Piece, pero marami sila dun. One Piece na anime na marami sila dun. Nandun sila, nandun sila Brook, sila Yuso, sila Nami, and all. Tapos, pangalawang diamond painting, yung Inuyasha. Si Inuyasha yon, tapos si Kagome. Nakalimutan ko na yung mga size nila, pero kung gusto niyo makita, ilalagay ko na lang din sa description box yung link ng video na yon. Baka magustuhan niyo din. Tapos, ito yung pangatlong design na in-unbox ko. Si Ace 2 ng One Piece. Tapos, siguro nung nakita to ng buyer ko, nagustuhan nila. So, may message nila ako sa Instagram. So, sabi nila, bibilin daw nila as soon as matapos ko. So sabi ko, kaya ko siyang tapusin ngayong Friday. So kukunin nila yon. And usually, before i-deliver yung diamond painting, pinapa-frame na din. Pero sabi nila, wag ko na daw muna ipa-frame kasi yung budget nila parang hindi ata kasama yung frame. So okay lang din. So ipapa-deliver ko na lang siya through Lalamove or Grab. So depende na lang sa pag-uusap namin. Hindi ko pa kasi natatanong kung paano nila gusto ma-receive, kung Grab ba o Lalamove. So speaking of delivery, dalawang options yung lagi naming sinasabi or binibigay sa kanilang options. So it's either ipapa-Grab or ipapa-Lalamove. Pwede rin namang meet up, pero kasi sa ngayon, may pandemic kasi. So, hindi mo na kasama sa options namin yung meet up. Pero as soon as maging okay yung COVID, definitely sasama namin siya sa options. So, kung gusto nyo magkaroon ng libangan at the same time kumita, ito yung perfect na libangan para sa inyo at the same time yun, kumikita nga kayo. When it comes to mode of payment naman, ang ginagawa ko kasi, if kakilala ko naman yung nagpapagawa ng diamond painting, sinasabihan ko sila na yung payment after na lang matapos yung diamond painting through online banking. Tapos ibibigay ko na lang yung account number ko. Pero kapag hindi ko kakilala, mas okay if magda-down sila ng 50% ng payment para syempre, assurance na din para sa buyer and sa'yo na ikaw na gumagawa ng diamond painting. Depende kasi yon sa pag-uusap nyo kung saan kayo magiging komportable pareho. Pero para sa akin, ganun yung ginagawa ko. Kasi let's say, hindi mo siya kilala tapos nag-request siya ng ganitong design,
Ang nire-request pa nila yung pangmalakas ang design, yung tipong mga 100 by 120 centimeter. O siguro sabihin na natin 1.5 months mo siya matatapos. Tapos kung ikaw muna yung nagpondo, tas bigla silang magba-back out. Sakit nun kasi tagal nun gawin, tas bigla silang magba-back out. So, yung mga ganong senaryo talaga yung iniiwasan ko. Kaya kapag hindi ko sila kilala, nag-a-ask ako ng 50% muna ng payment. So, binibigay ko na sa inyo yung madalas na tinatanong ng mga nagsisimula din sa pagda-diamond painting as their sideline, especially ngayong pandemic. Madami din sa atin yung nawalan ng work o nag-work from home na gusto din magkaroon ng sideline slash libangan. So, ito talaga yung perfect na sideline sa inyo. So, ayun. So, move on tayo sa computations ng diamond painting. Meron dong dalawang options. Yung iba kasi, naniningil sila based dun sa hours ng labor nila. Tapos yung iba naman, ginagawang times 2. So, medyo nakakalito. Pero explain ko muna sa inyo yung first options ng computation. Yung DP cost, yun yung original cost ng diamond painting nyo, kung magkano nyo siya binili. Tapos yung sa labor naman, ginagawa nila times 2 ng original price. So, original price plus labor na times 2. Tapos yung plus expenses, nandito yung mga nagastos nyo aside sa price nung diamond painting. Basta DP related pa rin, dito nyo siya ilalagay sa under expenses. So ano-ano yung mga yon? Nandito yung mga pamasahe nyo. So pamasahe nyo nung nagpapa-frame kayo nung diamond painting. Or pamasahe nyo if kayo mismo yung magdi-deliver ng diamond painting papunta sa kanila. Tapos, plus, kung magkano yung frame, kung ipapa-frame na ba nila before mo i-deliver. Tapos, plus, shipping fee. If kayo yung nag-shoulder ng diamond painting papunta sa inyo, syempre may shipping fee yun aside sa price ng diamond painting. Tapos, plus yung delivery fee papunta naman sa kanila kapag tapos mo na yung item. So, if i-compute natin yung gawa kong diamond painting na si Ace using formula number 1, nabili ko kasi siya for 600 pesos. So, ang magiging computation niya ay original cost or price ng diamond painting, which is 600 pesos, plus yung labor na times 2 ng original price ng diamond painting. So, 600 plus 2 times 600 plus yung expenses, nandito yung mga shipping fee nung papunta sa akin yung item. Pero wag na natin muna isama yon. Tapos, wala ding amount tayong ilalagay sa frame kasi hindi nga natin ipapa-frame. So, wala ding charge sa frame. Ang i-charge ko na lang sa kanila under expenses is yung delivery fee. Kaso di ko pa kasi alam kung magkano yung delivery fee sa Grab or Lalamove. Since hindi ko pa naman siya tapos, so hindi ko pa din siya mapapa-deliver. So don't worry about it kasi deadline pa naman nun is Friday. Pero kapag ipapa-deliver nyo na yung finished product, sa expenses nyo siya isasali kung magkano yung delivery fee. So pero let's say 200 pesos yung delivery fee, kunyari lang. So magiging computation na niya overall is yung original cost ng diamond painting na 600 plus 2 times 600 plus 200 na yung delivery fee. So, yun yung magiging equals ng DP selling price nyo. So, ayun, para siya talagang maging triple yung benta ko. Well, para na triple naman talaga siya. So, ganun ko siya siningil and ganun lang siya kadali. So, singit ko lang guys, kaya ako sinama yung original price ni Ace na diamond painting dun sa competitions natin. Kasi remember, nag-unboxing tayo ng tatlong diamond painting na anime. So, basically, binayaran ko na siya sa Enco. The only time na hindi nyo isasama yung original cost ng diamond painting kapag yung buyer mo yung nag-order ng diamond painting at the same time, binayaran nila yon sa end nila through Shopee Pay or whatsoever or online banking. That's the only time na hindi nyo siya isasama dun sa computations nyo.
Pero kapag nag-order sila ng diamond painting at sinend nila sa'yo, pero ikaw pa rin yung magbabayad through COD, syempre, kailangan nyo siyang isama dun sa computations. Ipapashoulder nyo yun sa buyer nyo kasi kayo yung nagbayad. So, yun lang. Baka kasi malito kayo. So, kaya nilinaw ko or clarify ko. Tapos, sunod naman yung formula number 2. Halos pareho lang naman din sila ng formula number 1. The only difference is yung computation ng labor. Remember sa formula number 1, nakukuha natin yung labor times 2 ng original price ng diamond painting nyo. Doon natin nakukuha yung labor. While on the other hand, sa formula number 2, per hour kasi siya. So, ganito yon. DP cost, original cost ng diamond painting nyo, kung magkaano nyo siya nabili, plus yung labor nila per hour. So, halimbawa, 30 pesos yung singil mo per hour mo. Tapos, ginagawa mo yung diamond painting or natapos mo siya within 24 hours. Let's say 24 hours, maliit lang. So, 30 pesos times 24 hours, yun yung magiging labor mo. Pero sa akin kasi, kung halimbawa, ito yung gagamitin nating formula. So, gamitin natin yung pangalawang formula para i-compute si Ace na 60 by 60 centimeter. So, inabot ako ng 9 days para matapos siya. So, sa 9 days na yun, nag-spend ako ng 5 hours a day para tapusin siya. So, if gagamitin natin yung pangalawang formula, ang magiging computations nun, DP cost, yung original cost ni Ace, which is 600 if I'm not mistaken, plus yung labor niya, if i-compute natin siya per hour, so sa 9 days na yun, nag-spend ako ng 5 hours a day. So, 5 multiplied by 9. Tapos, yung per day or per hour ko is 30 pesos. So, 5 multiplied by 9 multiplied by 30. Yun yung magiging labor ko. Plus, yung expenses. Yung expenses nandun nga yung fare, framing, bubble wrapping. So, kapag pinag-add-add natin yung tatlo, yung labor, DP cost, yung original price, i-add natin dun sa labor na per hour natin. Tapos sa expenses, nandito yung mga nagastos nyo aside sa price nung diamond painting. Basta DP related pa rin, dito nyo siya ilalagay sa under expenses. So ano-ano yung mga yon? Nandito yung mga pamasahe nyo. So pamasahe nyo nung nagpapa-frame kayo nung diamond painting. Or pamasahe nyo if kayo mismo yung magdi-deliver ng diamond painting papunta sa kanila. Tapos, plus, kung magkano yung frame, kung ipapa-frame na ba nila before mo i-deliver. Tapos, plus, shipping fee. If kayo yung nag-shoulder ng diamond painting papunta sa inyo, syempre may shipping fee yun aside sa price ng diamond painting. Tapos, plus yung delivery fee, papunta naman sa kanila kapag tapos mo na yung item. So, if we are going to use the second formula kay Ace, ang magiging computation niya is DP cost, which is 600, yun yung original cost ni Ace, plus yung per hour natin o labor natin per hour. So, if sabi ko kanina, nag-spend ako ng 5 hours a day and inabot ako ng 9 days. So, 5 hours multiplied by 9 days multiplied by 30 pesos per hour. So, yun yung magiging labor natin plus expenses. So, andun yung frame, delivery fee, and all. So, kunyari 200 pesos yung delivery fee. Kunyari lang muna kasi hindi ko pa din naman alam kung magkano yung delivery fee. Yun yung magiging final DP selling price natin. So guys, remind ko lang kayo sa computations natin na per hour. Ang bibilangin yung oras doon is yung hours na in-spend nyo para gawin yung diamond painting na yun. So let's say, sa isang araw, nakaka-apat na oras kayo para gawin yung diamond painting na yun. Tapos, let's say, inabot kayo ng 5 araw. Tapos yung 5 araw na yun, 4 hours a day yung in-spend nyo. So yun yung bibilangin nyo, 4 hours times 5.
yun yung magiging labor nyo, tas multiplied kung ilan yung per hour nyo. So, let's say per 30 pesos per hour. So, yun yung magiging labor nyo. Hours yung bibilangin nyo, ha, na inaabot or kinakain para gawin yung diamond painting na yun. Kasi baka mamaya per day yung bilangin nyo, wag ganun. So, pag per day kasi, sa isang araw, 24 hours. So, kapag minultiply nyo yun sa 5, so, ang laki nun. So, ang i-remind ko lang, ang i-multiply nyo is yung hours na in-spend nyo para tapusin yung diamond painting na yun. Okay? So, ayun yung dalawang options na meron tayo para sa pricing ng mga nagawa nating diamond painting. So, depende na lang sa inyo yun kung ano yung comfortable kayo gamitin. Kung yung unang formula ba na times 2 ng original price ng diamond painting o yung pangalawang formula na per hour. Sa akin kasi, ang madalas na ginagamit ko is yung unang formula na times 2 ng original diamond painting kasi may times na nakakalimutan ko na yung hours na nakain or na-spend ko sa paggawa ng diamond painting. So, instead na bawasan ko or dagdagan ko yung hours nung nagawa kong diamond painting, ang ginagamit ko na lang is yung unang formula para mas madali, hindi mo na paorasan yung sarili mo. Pero depende pa rin kasi sa inyo yun. So let's say nagtatrabaho kayo and ang free time nyo lang, say 2 hours a day or 3 hours a day. So mas convenient para sa inyo kung gagamitin nyo yung formula number 2. So again, nakadepende po sa inyo yun. So ayun lang po. So, magkano nga ba ang isang diamond painting? Yung price ng diamond painting, nag-vary siya, depende sa size ng diamond painting na gusto nyo. Kadalasan yung mga 30 by 30 centimeter, yung mga 40 by 30 centimeter, nag-range yan ng mga 150 to 400 pesos, depende sa store na bibilihan nyo. Ako kasi, lagi kong binibilihan ng diamond painting, sa Shopee lang naman. Tapos parang meron lang ata akong tatlong store na nabibilihan pa lang dun. Pero may isa akong store na dun ako lagi bumibili kasi ang ganda ng item and then maganda yung beads na galing sa kanila. Walang kulang na mga beads. Kasi pangit yun kapag gumagawa ka ng diamond painting, tas kulang yung beads mo. Paano mo mabubuo yun, syempre? Pero kung gusto niyo talaga ng magandang quality na diamond painting, ang ginagamit nila is yung DAC or Diamond Art Club. Yun yung mga nag-range ng mga 1,800 up to 4,000 pesos. Pero sulit na sulit kasi yung diamond painting na yun. Kasi yung drills nun, sobrang makintab. And kompleto yung kit. Well, kompleto rin naman yung kit dun sa Shopee. Pero mas maganda yung kit na binibigay nung DAC. As well as lagi siyang nakabox. So, maganda siya. So, if may budget kayo, and if may budget din naman yung buyer nyo, so, mas nare-recommend ko yun na DAC, lalo na kung pan-display sa bahay. Pero kung beginner pa lang kayo, tapos gusto nyo mag-practice, try nyo muna yung mga Shopee. Tapos, speaking of practice pala, if kung gusto nyo kumuha ng mga orders, or gusto nyo gumawa ng diamond painting para ibenta sa iba, mag-practice muna kayo, siguro kahit mga tatlong practice, kasi may mga buyer na sobrang gusto nilang pulido yung pagkakagawa mo, sobrang gusto nilang straight yung line, maayos yung pagkakalagay ng deals. So, syempre, para ma-make sure na uulit silang kumuha sa'yo, make sure na galingan mo na yung gawa mo, kasi malay mo, i-recommend ka din nila sa mga kakilala nila. So, ayun. Tapos, saan ka nga ba makakakuha ng potential buyer mo? Ang ginagawa ko kasi nung nagsisimula pa lang ako, lagi akong sumasali sa mga groups ng diamond painting dito sa Pilipinas, marami nun. Yun yung best na ma-recommend ko sa inyo. At the same time, matuturuan kasi nila kayo dun, mabibigyan nila kayo ng tips, tricks, and dun kayo pwede mag-promote ng mga gawa nyo and dun kayo makakita ng potential buyer nyo. Just make sure lang na kapag mag-promote kayo, magko-comply pa rin kayo dun sa rules nung
group na sasalihan nyo kasi lahat ng group may kanya-kanya silang rules. So, just make sure lang na magko-comply kayo dun sa rules na yun para syempre hindi kayo ma-report. So, sayang naman nakasalik nga kayo sa iba yung isang group tapos mabablock naman kayo. So, para maiwasan natin yun, just make sure na magko-comply pa rin kayo sa rules nila, okay? So, ayan lang guys. I hope nakatulong sa inyo tong video na to. Kung meron pa kayong ibang tanong, pwede nyo naman akong i-message sa Instagram anytime. Mag-reply ako kapag available ako. Lagi naman akong online. And so, ayan lang. Thank you so much for watching and join me on my next video. Thank you. You too.